Ano nga ba ang ibig sabihin at dapat ilagay sa departure kapag mag-a-acquire ka ng OEC exemption online? Hello guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Alvin, isang OFW and YouTuber dito sa Dubai. Sa video na ito guys, may gusto lang ako i-share sa inyo base sa personal kong experience at kaalaman sa pag-a-apply or pag-a-acquire ng OEC exemption online. Napakarami kasi guys na nagtatanong or nagsisend sa akin ng message kung ano ba daw dapat ang ilagay sa departure date kapag mag-a-acquire ng OEC exemption. At sa dami na nagtatanong, kaya ginawan ko na lang ito ng video para mas marami pang matulungan ang video na ito. At ang simpleng kasagutan dyan ay, ang departure sa pag-a-acquire ng OEC exemption online is yung flight date mo pabalik kung saan bansa ka nagtatrabaho. Simplihan natin guys para hindi kayo malito. Ang OEC exemption ay ginagamit or hinahanap kapag lalabas kayo sa bansang Pilipinas as OFW or documented OFW. So, ang departure dun ay yung flight date mo or yung date ng flight mo pabalik sa ibang bansa. May nagtanong kasi sa akin guys na nakapag-acquire siya ng OEC exemption sa new website ng POAA or yung PAPSBAM. Pero ang nalagay niya sa departure is yung departure niya galing dito sa UAE. Pero nakapag-acquire or nakakuha pa rin siya ng OEC exemption at sana wala naman itong maging problema dahil pahirapan ang pag-a-acquire or pag-a-apply ng OEC exemption sa bagong website ng POAA. Ang dami-dami nagkakaproblema at hindi ko rin alam kung bakit. Dahil sa dating website na BM Online ay hindi magpo-proceed kung past na or nakalipas na yung date ang ilagay mo. So, kaya ginawan ko ito ng video para aware din ang lahat. So, ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko. So, mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!